As for its flying, so will the Lord of hosts defend Jerusalem. Defending also, he will deliver it, and passing over, he will preserve it. Turn ye unto him from whom the children of Israel have deeply revolted. For in that day every man shall cast away his idols of silver and his idols of gold, which your own hands have made unto you for sin. Then shall the Assyrians fall with the sword, not of a mighty man, and the sword, not of a mean man, shall devour him, but he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited. Sabay-sabay. And he shall pass over to his stronghold for fear, and his princes shall be afraid of the ensign, saith the Lord, whose fire is in Zion, and his furnace in Jerusalem. Let's pray, Lord, na salamat sa iyong mga salita. We pray na kami pagpala. Ang pag-aaral ng Panginoon, maintindihan namin ang importanteng mensahe ngayon. Ito yung na-encounter namin madalas, lalo pag tunay na gilingkod, nakikita rin namin sa iba. I pray na maintindihan namin na yes, importante yung lakas, ang dami Panginoon minsan, but makita namin lakas na sa inyo Panginoon. Nagtiwala kami sa inyo Lord, gawin namin yung kalooban at makakaasa kami Panginoon na katulad ng nangyari dito Lord, yung kalooban pa rin na matutupad kahit marami yung kalaban. So I pray na kayo po ay magagabay sa inyong lingkod. Patawarin namin sa aming pagkukulang. Ay pumalalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lakas ba? Mahina. Sakto lang. Okay. Good evening po sa lahat. Good evening po. Title po natin ngayong gabi ay ano ba to? Mali ah. Nalimutan ko mag-load. Ano nakalagay dyan? Sino na online? Trust the Lord and not in mere numbers. Tama ba? Ano nakita? Ayan, basta ganun. Ayan, ayan. Trust in the Lord, not in mere numbers. Yan, tama. So sa Tagalog, magtiwala sa Diyos, hindi sa, alam nyo, mere. Ngayon tayo dating ganyan eh. Ang hirap kasi nung sa Tagalog ng mere. Parang ganun lang. Sa English ay being nothing more than. Tandaan nyo ba yun? Parang yun lang. Tama lang or sakto lang. O wala ka nang dadagdag pa. Parang ganun kasi yan eh. Nothing less than. Absolute. Pero yung pagkagamit yung mere, parang lagi natin dinadagdag yan sa isang mere mortal. Ano yung sabihin nun? Pwede naman sabihin mortal eh. Ba't sasabihin mong mere mortal? Hamak. Hamak na tao lang. Pag sinabing mere, parang bear din yan eh, bear. Ayan ah. Pure, walang dagdag. Saan ko nakita yung bear? Ayan ah, bear. So pag sinabing bare minimum, ano yung sabihin nun? Wala nang dagdag pa, yun na talaga. Sinabing mere, saan ba ginagamit yan? Ha? Sa? Mere human. Tao lang. Wala nang additional. Hindi special ng tao. Okay? Kaya ganang title natin yan. Trust in the Lord, not on mere numbers. Okay? So, ang tiwala natin sa Diyos dapat, hindi yung malakas, madami. Yan ang message natin ngayong gabi. Though, actually, napansin nyo, may mga again, laging may nauulit na tema sa Book of Isaiah, nakakailan na tayo, no? 31 na tayo ngayon, so dami-dami na, kalahati na, halos. So yung last four natin, worshiping the Lord in the Holy Mount of Jerusalem, nabanggit natin yun, naalala nyo, wala nang lugar yan eh.
Pero may panahon kasi, naalala mga bata, minsan daw, ito yan, sinasanay kayo sa church. Ba't di na lang tayo mag-online? So maganda minsan na na-associate yung lugar sa ginagawa, kung na ginagawa doon. Amen? Doon ngayon, bahay to, pero yun na rin yun. Inaano natin na church. Okay, so, pero ang ano nun, reality nun, kahit saan pwede kang sumamba. Pero, ayun yung message natin, hindi ko na ulitin, okay? So, discretion to the sober, not to the filthy drunkards. So 28 yan, no? Ayan, Isaiah 28, ayan naman yung pinakita natin na may mga taong manginginom talaga. So, kitang-kita physically, mga hilo. Kahit minsan hindi na lasing, ganun pa rin yung pag-utak. Iwasan natin yun. Yung mga taong candidate para maging wise, yan yung mga laging sober. Sabihin, hindi puro kalokohan, hindi lasing sa games, hindi lasing sa pleasure. Talagang mga bagay na ano, kaya nga mga bata sinasanay natin eh. Minsan mga anak ko din minsan, nakikiusap pa yun. Mag-games na ako, parang mamatay pag di nakapag-games. Isa pagbibigyan mo, pero hindi yan importanteng parte ng buhay mo. Medyo din kasi bata eh, pero minsan di na nga bata eh. Ay, kita niyo ba? So, kailangan natin mag-sacrifice. Sinasanay tayo kasi magiging adult tayo later, hindi tayo sasanay na maging bata. Kasi yung bata, iwanan nga natin yung pagkabata eh. Okay? So, ganun din yung mga lasing nga, parang hindi na nila iniwanan yung pagiging ano nga, ang tawag natin dyan, mga mabisyo, di ba? So, yan. And then, second to the last, the blind shall see out of obscurity. Sabihin, kahit minsan, medyo positive yung message niya, naalala nyo. So, may mga tinatawag na blind, di nakakaintindi. Pero, may pag-asa. Ang pag-asa doon sa mga nanampalataya. And then, last week, a beacon upon the top of a mountain. Mauulit yan, naalala nyo ba yan? Sa chapter 30, verse... Sa huli ba yan? Ang haba last time, ano? Sa ba yan? Ang tatakbo. Sa mga preacher yan, di ba? Yan, a thousand shall flee, a rebuke of one. Sabi niya, till he be left as a beacon upon the top of the mountain. Pero, babalikan natin this chapter naman, na panggit dyan, and as an ensign on a hill, kung naalala niyo last week, yung hill, mountain, halos pareho yan, mataas lang yung mountain, pero ang pinalalarawan doon, yung dapat nilalagay yon sa taas. So, kaya parallel yung beacon, saka ensign. Okay? So, this time, tonight, yung ensign mababanggit. Okay? So, ano ulit yung ensign? Parang nilalagay sa standard or bandera or dyan, flag. Okay? Kasi may sinisimbolo yung nilalagay mo doon. Parang ating Philippine flag. Ano sinisimbolo ng stars? Ah, ang galing. Ano yung sinisimbolo ng ano? Sinag ng araw. Hindi mo alam, ikaw. Ikaw. Ha? Ano? Province na unang lumaban. Yan. Eh, yung araw. Hindi ko rin alam. Yung sinag na alala ko. Eh, yung puti. Ha? Kalinisan, kapayapaan. Yung blue, kapayapaan. Yung red. Katamangan, katapangan. Alam niyo na. So kaya medyo maganda yung Pilipinas flag, ano, kasi nga, late na tayo in history ng kalaya. No? Kaya yung mga sa Europe, ang simpleng-simple lang, tatlong kulay, dalawang kulay. Alam, intindihan niyo, emblem. Ibig sabihin, may sinesagisag yun. Ngayon, alam niyo dapat yun. So, kaya makikita natin, may adadaanan natin yan. Okay. So, 9 verses lang to. Himayin natin, no? Nguyain natin ng gusto para... Sino dito na abutan nyo na yung Isaiah? Nagsimula tayo. Naabutan nyo na ba yun? O, ilang taon na pala kayo dito, eh, no?
Yung Job nga, parang 3 taon na eh. Hindi, 2 taon na. Okay lang. Sige, tuloy natin. Sabi niya, woe unto them. Ano yung woe to them? Madalas pong binabanggit sa Bible, di ba? Yan po ay parang kapigatian. Pero iba sabi, curse. Pero parang mali yung curse eh. Sa ibang translation, curse. Pero yan, woe, ibig sabihin, parang either nakakaawa ka. Bakit daw? Them that go down to Egypt for help. Sa mga bang humingi ng tulong? Diba minsan tinuturo ni ate yung mga bata, pag hindi mo alam gagawin mo, humingi ng tulong. Walang masama, di ba? Pero sa Bible kasi, paulit-ulit yung Egypt, yan po ay simbolo ng paganism. At kalabang po ng Diyos yan. Diyan na uso karami-marami. Mga sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang dami na inimbentong Diyos-Diyosan dyan. So, kaya nung sinabi din sa kanila, hindi na kayo babalik sa Egypt, alam niyo yung kwento, bumalik po sila doon. Alam niyo ba yun? Nung medyo naka... malaya na sila, malakas na sila, ang ginawa nila, kinaibigan nila. Masama ba mo yung kaibigan? Julia, masama ba mo yung pagkaibigan? Sandra? Tricia? Ayan, natututo na to. Depende saan? Sa kinakaibigan. At anong klaseng kaibigan kayo? Baka close ba kayo? Hindi naman, di ba? Kaya nabanggit ko sa inyo lagi dito, kayo dapat yung mga close. Kasi kayo yung mga anak ng Diyos, tapos isang church pa tayo, may mission tayo dito, ginagawa natin, tapos dito, mag-aaway ka pa dito. So kayo yung dapat pinaka-close. Ako na yung ang Panginoon nagdadagdag dito, yung kailangan maghanap pa. So, yun. Pero yung tagalabas, paano yung pastor? Pag hindi, wala na akong friends sa labas. Alamin mo kung paano. Diba? Katulad nyo, mayroon kayong classmate na bakla, yung pangakaibiganin mo, alam mo naman yung tinuturo natin dito, para ka naman hindi natuto nun. Natawa ako kay Steven kasi masyado ka naman. Kasi hindi ka kailangang ilag dun. Ano, ilag ka rin talaga dun. Pero hindi ka takot. Iba yung takot, iba yung ilag, iba yung... alamin mo kung paano may trato lahat. Okay? Ano, mabait naman. Pero hindi Baptist. Ano, iglesia ni Manalo. Anong gagawin mo? Sharan mo muna. Maligtas yun. Malaki yung chance na maging maayos kayo, maging kaibigan. Ganun. Ewan ko ba't sa, ano ko naman, sa newsfeed ko, labas na labas yung mga quotation na, sabi, ewan ko kayo ah, sabi, yung mga katrabaho mo, hindi mo kaibigan yan. Lumalabas sa inyo yan. Sa akin lang, ba't kaya? Sige, ayan nga eh, pero hindi ko alam, saan ako kayo. Pero ang dami, sabi, yung mga katrabaho mo, hindi mo lahat kaibigan niya, umuwi ka na, kumita ka, umuwi ka sa pamilya mo, paano nga gano'ng quotation? May totoo rin naman, di ba? So sa school, ganun din actually. Though, again nga, matalino ka, alam mo kung paano i-ano yung sarili mo, ikakandak. Okay? So okay, marami mo, ang sarap mag-friends dito, masaya sila. Hindi basta-basta. Hindi mukha siyang artista, o gusto ko siyang maging ano, friend. Para mukha rin akong artista sa palagay ko. Hindi ganun eh. Sa amin yan, yung mga ganun, mayabang, di lahat ha. Pero karamihan, ganun naman eh. Yung edad-edad nyo, yan ang mga tayo nabanggit sa inyo, yung daming maarte dyan, di ba? TikTok. Ang marunong na, tinuturoan sila na sa libutan. Di ba? Ang kabastusan na yung ginagawa. Tapos, maalala nyo, inaaral natin sa Proverbs, iba yung mukha, anong tawag doon? Yung hindi nahihiya. Anong pakialam ko, anong sabihin nyo? Anong tawag doon? Alala yung term? Letter I. And with a I face, a strange woman. Impudent. Kasi walang pakialam. Ang lakas makatisod noon sa mga kabataan. Hindi nyo lang siguro na-realize yun. Ano, may nagmura dito. Wala kang pakailan kung sabihin nyo. Ganun. Oh, okay yun ah. Wala siya pakailan. Tapang oh. Yung hindi marunong, gagaya pa yun. Diba?
Huwag ka nabanggit yun. Kasi nga, piliin nyo yung kaibigan nyo. Itong Israel, alam nilang hiniwalay na nga, inalis nga sila dun eh. Halos ubusin ng Diyos yung Egypt. Maalis lang sila dun kasi inalipin sila. Tapos makikipagkaibigan ka pa. Amen? Ganun din, kunwari, inalis kayo ng Diyos sa religion nyo. May iba kasi hindi masyadong ma-appreciate kami kasi ma-appreciate namin. Kasi nalaman namin yung gaano kahirap umalis dun. Eh, yung mga anak-anak na ng Kristiyano, parang, siyempre, dito na ako, sabi ni nanay ko eh. So, pero, huwag na kayong bumalik doon. Alam niyo rin, pero, yun nga sinasabi namin. At least, kung aaralin, walang ginagawa ng mga Katoliko, parang walang bawal doon, parang, okay doon ah. Isip-isip. Okay? Kaya may oras tayo, kaya, anyway, so yan. Kaya sabi dyan, woe to them that go down to Egypt for help. Huwag kang ingin na tulong doon. Eh, pastor, mapera si ano yung aking Bombay, o sino ba? Mapera yung aking classmate, mapera yung aking office mate, yung boss ko, pastor, eh. Kahit manginginom, pastor, kahit mayabang at nanlolo ko ng tao, mayaman, eh. Baka sakaling diba, dumikit ako, ganyan po yan. Kahit saan yan. Lala ko, sabi nga siya, high school pa kami, mga politiko na yung mga classmate ko, eh. Talagang ganun, as in, kung ginagawa, ay, huwag kang didikit dyan. Ito ang sabi ni ganyan. Alam pa kayo lang dyan. Yun, nakita kong paano na-stress sila dun. At bandang huli, yun nga. Malamang, mas magaling silang politiko ngayon. But anyway. So, huwag kayong ihingi ng tulong sa kalaban ng Diyos. So, tuloy natin and stay on horses. And trust in chariots. Yung pag madalas po yan, nasa panahon kasi nila, yung pera parang tangke. Pag may chariot ka dati, ang hirap mong patayin, nakakatakot ka. Eh tapos, kunwari, kalaban mo, mga footman lang. Diba? Imagine nyo ba? Yung kalaban mo, naka-chariot, hinahatak ng dalawang, kung ano man, kung ilang kabahe yun. Tapos nakakatira sila, tapos may driver doon, may taga-tirang ganyan. No? Paano mo tatamaan yun? Depende kung gano'ng kagaling. Eh, ganun ngayon, kaya payabangan po ngayon. Napansin niyo, kung nanonood kayo ng mga YouTube, ganyan. May mga channel na dedicated dyan, payabangan yun. Uy, malang galing yung Russia. Nakita niyo ba yun? Pinakamabilis yung ganyan. Eh, US, ganyan, ganyan. Payabangan na yun para may intimidate yung kalaban, di na lumaban. Ganun to. O, punta na tayo sa inyo. Sino yung mga classmate niyo, kunwari? Kami tayo sa mga kulto. Sa classmate niyo, kunwari, yan, na, si Rapi siguro, gustong maging kaibigan, gustong ihiwalay ka sa Panginoon, bad. Kasi parang bite mo daw eh. Bite ka ba? Kunwari lang, ha? Kasi, sabi, ano, church ka na naman? Ha, balitaan yan, ilalayo ka dyan, susubukan nila yun. Amen? Amen. anong pang-ano niya sa'yo? Anong gagamitin nila sa'yo? Ganyan din yan. Intimidate ka, magaling sila, mayaman sila, marami sila. Ganyan, ano, mga bata. Barkada kami. Ilang kayo sa barkada? Kami tropa eh. Ang dami nun. Ganyan, kunwari lang naman close yung mga yun. Nakikinig ba kayo? Ganyan yung mga yun. Dito ka sumama. Mag-college naman, gano'n. Mga fraternity naman. Payabangan yan. So sila daw, kaya humingi silang tulong sa Egypt kasi maraming horses. Naalala niya si Sennacherib, di ba? Ganyan yung sinabi kay Hezekiah. Yabang eh. Sino yung mensahero niya? Letter R. Si Rabshaki. Sabi, sumuko na kayo, bibigyan ka namin ng kabayo. 2,000 ata yung sabi. Ang tanong, may sasakay ba kayo dun? Diba? Kahit mo sa military, kahit marami kayong aeroplano, wala kayong piloto, sabi, nanghina nyo kasi, parang ganun. So sila, talagang pinagyayabang, marami silang horses, marami silang chariot, because they are many. Ulitin ko ha, buuin natin ha. Woe to them that go down to Egypt for help
and stay on horses and trust in chariots because they are many. Kaya ka nagtitiwala doon kahit kalaban ng Diyos, yun, malakas sila eh, marami sila eh. Huwag daw ganun, kasi warn to you. Naintindihan niyo ba? Mapunta tayo sa mga kulto. Saan ba nagbabaptist-baptist ka ba? Ba't di ka na nagkatolik o naman? Nagpari ka na lang. Kaya yan, mag-CCF ka na lang. Kaya ganun, may kumalapit sa akin ganun eh. Alam mo ba sa amin ganito? Pag may project kami, milyones ang budget dito. Ilan ba yung tao nyo dyan? Magaganyanin tayo. Amen? Yung katolik nyo, nakuwento ko sa inyo, yung asawa ng pinsan ko. Yabang eh. Ilan ba kayo dyan? Hindi nagtatanong ng tanong yun na gusto niya malaman. Ligtas ka ba? Yung tanong ko naman sa kanya. Ano na, katiyak pa yung mamaya? Oo daw, oo. Paano? Kailangan daw, alam mo lahat ng history niya. Yung katolik, alam mo lahat ng history niya. So, ganun po yun. At yung iba naman, yung pagandahan ng church. Ba't ganun? Ba't napakahalaga sa kanila nun? Intimidation yan, ang laro niyan. Okay? Kaya huwag daw tayong ganun. Kaya ka lang andyan dahil marami sila. May artista dun. May Starbucks doon. Nakita niyo agad yung mali doon? Mali yung ano mo? Yung intention mo? Andong ka, wala ka dito kasi anong dahilan? Mali na agad. Now again, kung bigyan tayo ng Panginoon ng blessing talaga, walang problema doon. Basta, ang tawag dyan, legit, di ba? Kasi may nakuha natin yung, kunwari, ganoon tayong property maayos, malaki. Kaya hindi tayo dumikit kung kanino, kaya bante kung kanino man yan. Hindi ganoon, hindi yung paraan. At yung iba, maniwala kayo ng ginagamit nila. Nababanggit ko lagi sa inyo yan. Pag adults na kayo, iba na ang, hindi lahat sinasabi ng derechahan. Though dapat ganoon, di ba? Na, gusto mo ba ng tabaho? Ganito ang gagawin mo. Gusto mo ba? Ayun. Punta ka dito kung gusto mo. Hindi, iba. Hindi. Para inigal lang yan. Papormahan. Kaya daw ibang kumpanya, kahit walang pera, makapagandahin pa rin yung importante, lalo sa mga advertising. Ganun ang ano yan eh. Kalakaran dyan. Okay, sana nakakuha niyo yun. Actually, hanggang matapos, ganun tayo. So, because they are very strong, malakas sila ngayon, okay. Ito yung ano ngayon. Kaya nabanggit ko sa inyo last time kasi sa Isaiah. Magandang title dito sana to. Kaso, meron na tayo nito eh. Yung parang ganito. Saan na ba yun? Yan, sa chapter 22. But ye have not looked unto the maker of the earth. Naalala nyo? So, ganun din. Mayabang sila pero hindi sila tumingin sa Diyos. Sino ba gumawa niya mga bagay na yan? Ba't di nyo kinikilala ang Diyos? So, parang basta yung mga sinasabi mong kulto, may Diyos din naman sa inyo. Peggy, alam nyo, dali lang naman yan. May katolik ang lumabi dito. Ba't huwag tayong mag-away? Huwag tayong siraan? Ginanin ako. Parang si Billy Graham ba? Kaibigang pari yun eh. So, sabi tayo, mag-ano lang tayo, magtulungan na lang tayo. Ang ganda, di ba? Except, hindi ka sa Diyos eh. Di ba si Pope ngayon, nagkakalat ng lagi mo yun. Saan-saan. Okay, so, punta sa Muslim. Pareho naman sila eh. Alam nyo ba yung Muslim tsaka Catholic, may history yan. Hindi yung magkakalaban. Ngayon, medyo magkalaban yan, pero yung mga tataas na tao dyan, nagkakasundo yan. May nagsabi niyan, yung Muslim, inimbento yan ng Catholic. Ibig sabihin, meron silang sinugo nila yung isang parang hindi ko nagkakamali, uncle o tita ni Muhammad. Parang, alam mo na, ang tawag nito? Sinaikology ba? Ibig sabihin, magtayo ka ng ano, total, mga talino ka naman eh. Pero actually, medyo baliw yung si Muhammad eh. Ang delusional. Kaya pinasukan na idea. Maganda mo yun, sarili kang religion ah. Kaya nabuo yung Muslim. Alam niyo ba yun?
Ang hirap nun, no? Pag-aralan nyo, paano nagkaroon ng Muslim? Una, bati sila ng Catholic. Then later, ginamit sila ng Catholic na labanan yung mga kalaban ng Catholic. Sige nga. At saka ba't kinikilala na si Mary? Okay? Bakit ang tawag doon sa isang apparition ni Mary is ano? Yung anak ni Muhammad. Sino ba yun? Anong tawag kay Mary minsan? Basta yung isang anak ni Muhammad, pinangalan doon. Okay? Nalimutan ko ba? Anyway. Ba't ako napunta doon? Ayun, so dahil marami sila. Hindi dahil marami sila, tunay sila. Amen? Alamin yung history, sa Diyos ba yan? Laging ganun, kahit si CFO, ganun, tanungin mo. Sino ba na gano'n sa inyo, nag-found? Saan ba kayo galing? Actually, may businessman. Magkakaibigan kami businessman. Mga magandang business yung church, ha? Kasi yun yung mga panahon din na lumalago yung mga Pentecostal sa Korea, sa US. Yung mayaman, siyempre pag-aaralan mga businessman yun, eh. Pinag-aaralan, hindi talaga tinawag ng Diyos. Nakakasunod pa? Eh, sa Diyos din naman sila, may hindi lang ganyan. Parang pareho nga ng Baptist, hindi mo ma-distinguish. Yung iba ganyan, sobrang ina mo, hindi mo ma-distinguish CCF tsaka Baptist. Ano ka? Yung mga simpleng mga Baptist, pastor, alam nila yan. Sabihin lagi, saan nanggaling authority mo, gaganunin agad dyan. Pag hindi ka legit, galing ka sa maayos na church, questionably agad yun. Sabihin mong pareho lang. Hindi pareho yun. Okay? So medyo nag-segue ako doon, pero importante po yun. So, yan sabi dyan, but they look not unto the Holy One of Israel, parang dati, Isaiah 22. Paramihan sila, paramihan, palakasan, palakasan, pero hindi sila nakatingin sa Diyos. Neither seek the Lord. Eh, basta paano sila pinagpala? Hindi pala nila na rin yung Diyos. Kala ko, pag hinahanap mo ang Diyos, siya magpapala sa'yo. Diba? Yun ang actually basic rule. Pero, alam din natin, merong kahit sa ang bagay, may dayaan. Alam nyo ba yan, mga bata? Pwede ka, ang dapat mong gawin para makapasa, mag-aral. Pero may daya dyan. Iba, kodigo, papala ka sa teacher, maraming paraan. Pero may tamang paraan, may maling paraan. Amen. So, ganun din dito, yung mga kulto na yan. Ang dahil followers ni ano. Yung mga sariling ano yan, Twitter ata yan si Pope. May millions of followers. Wala sinabi kundi amen. Nabasa ng Bible ba itong mga to? Hindi. Okay, tuloy natin. So, actually, yun yung pinakaano eh. Kung hindi sa Diyos yan, ngayon, kunwari, may bibili ka ng gatas, eh, yung may-ari ng ano, iglesia ni Manalo, walang problema yung gatas. Pero may pagtulungan ka, pwede ba magsasalita kami sa'yo? Dito magsasalita ka rin. Lalo sa church, di pwede yun. Walang agreement on darkness with light, di ba? Sabi sa Bible. So, kung bibili ka lang ng ano, walang problema yung walang kinalaman sa religion. So, sana may rin na yan. Tuloy lang natin. Yet, he also is wise. Isang ang Diyos ang tinutukoy dito. Kahit sila yung nagkukunwari, yung Israel po ito eh, humihingi ng tulong sa Egypt. Hindi dapat. Kaya ang Diyos, alam niya yun. Kasi sabi niya, he will bring evil. Alam niyo na yung tema sa Isaiah, di ba? Paparusahan sila. Hindi agad-agad. Pero maghintay ka, parang ganun. Okay, ganun din tayo. Relate nga agad sa atin para habang inaano natin to. May mga Kristiyano po, iba-iba rin ang utak natin. Alam nyo ba yan? Merong iba sa atin dito, kayo nakakalam sarili nyo. Again, kung ganito kayo, baguhin nyo na. Meron dito, nakikisunod-sunod lang. Pero yung puso, wala talaga dito. Dahil uso lang. Pero sa Diyos, hindi binabasa yung Bible, by the way. Huwag yung papabayaan yan. Yan ang buhay natin. Amen? Amen. Hindi mo mali salita. Ang ginagawa natin dito, sinasabi lang natin yan. Di pa tayo mga hipokritong parang itong mga kulto na yan. We love the Lord. We love the truth. Gabasa ka ba? Oo, gabasa ako.
parang mali yung ginagawa niya. Huwag natin pag-usapan yan. Sandali lang. Alam mo ba, mahal mo yung katotohanan. Entindihan niyo? Pag mahal mo yung katotohanan, pag parang mali ka, ayaw mo nun. Hindi yung inaaway mo ata ako eh. Ano mo, mahal mo? Diyos, katotohanan ng Diyos eh. So yan, matalino ang Diyos. Kaya tayo dito, again, iba-iba tayong motive dito. At alam ko hindi, pinagdaanan ko lahat yan. Hindi naman lahat. Yung na-observe ko yan. Yan talaga mga ganun. After ilang years, wala may hita dito. Yan, ganun. Naghihintay lang ng kung anong karnal na benefit. Yan sabi lagi ni Pastor. So, ingatan nyo yan. Kung ganun, medyo may ganun kayong kaisipan, baguhin nyo na. Kasi sabi dito, ang Diyos ay matalino. He will bring evil, paparusa siya, and will not call back His words. May sabihin lang, pag sinabi niya, hindi niya na babawiin yun. Unless, of course, ano na. Pero, alam niyo siya, sabi din sa Isaiah, talagang paparusahan sila eh. Ano ba? But will arise against the house of the evildoers and against the help of them that work iniquity. So, sino kaya yun? Again, Israel and Egypt yan eh. Ang tinutumbok ngayon yung Egypt na kalaban ng Diyos. So, Israel, ang Hudyo, humihingi ng tulong sa kalaban ng Diyos. E kaya, iniquity, worker of iniquity din to. So, ganun din mga Kristiyanong compromiser. At hindi niya, kunwari, si Ezi. Nari lang. Kunwari, church siya dito, pero humihingi pala ng tulong sa Buklod. Kunwari, ganyan. Katoliko. Kalaban natin yun. Amen? Di, again, di yung kalaban na yung pagsuntukan. Ibig sabihin, spiritually, nako, kalaban natin yun. Maniwala kayo. Amen. Kaya sabi dito, paparusahan niya si Ezi, tsaka yun. Okay? Egypt, tsaka Israel, na nagitiwala sa mga evildoers to. Tuloy natin, sabi niya, now the Egyptians are men. Ano yung sabihin nun? Basta di, alam naman natin yun. Ba't sinasabing tao lang yan? Kasi nga, maniwala kayo pag may mga tao na sobrang pa-impress, oh, mayaman niya, magaling yan. Minsan tingin mo lang ibang tao sa kanya, hindi na ano eh. Kaya bante, nakita ko yun na iba yung mga sinasabi na ng mga ibang pastor dun eh. Kaya sabi ko, okay, something strong na dito. Eh buti, may mga bumubulong din sa akin na iba, magsabi, napaka-godly nitong taong to. Ganun sabi sa akin eh. Eh kung totoo, okay, di ba? Problema, hindi ko makita. Ewan ko kung sinong may mali. Hindi ko naman pinagkalat yun. Pero ino-observe ko lang. Entindihan nyo ba yun? So, tao lang. Nakita nyo ba yung ginawa ng mga tunay na lingkod ng Diyos? Sina Paul and Silas, sinamba sila. Si John, sinamba sila na mali naman. Hindi sila, oh sige, sambahin nyo lang ako. Hindi. Ang bilis nila, uy, tumayo ka dyan, huwag nyo ako sambahin. Ganun ang tunay na lingkod ng Diyos. Amen. Kaya si Pope, lalo na yung Pope na yan. Yan ang pinaka-example talaga ng ano, hipokrito. At talagang magaling mag-control. Actually, may preaching ako dati ba, kami-kami pa lang. Kinumpara ko sa Pope, sa politician. Talaga sa kanya nang galing lahat. Inobserbahan nila, uy, parang okay yun ha. Alam mo, hindi totoo to, pero nagagawa niya yung gusto niyang gawin. So, ganyan yung kahit sampu yan, sabi niya sa Proverbs, the instruction of the fool is foolishness. Ganyan po yan, bakit na matuto magmura? Pumasok ka ba sa school ng ano? Para hindi na kailangan school nun. Example lang yun. Ba't ang landing nito? Ay, nakita doon. Ganun lang kasimple yun. So, ganun po yan. Mag-iingat tayo dyan. Kaya, tuloy ko dun, sabi to, so, tao lang yan. The Egyptians are men and not God. Ba't ka nagtitiwala dyan? And their horses flesh and not spirit. So, may dalawang pinaparalel dito. Ang tao, flesh. Egyptian, horses, flesh. Walang masama sa flesh. Pero pag kinumpara mo sa Diyos yan, hindi Diyos yan. So, mas malamang ang Diyos, mas lamang ang Espiritu. Okay? So, yung Espiritu na hindi lang po sa New Testament yan. Kung gusto nyo maintindihan yung Espiritu, simple lang po yan, mga bagay na hindi nakikita. But especially, pag kinumpara sa Diyos yan, ito yung tumatakbo sa Diyos. Kaya ito,
nakikinig kayo ngayon ng preaching. Amen? Maganda yung iba sa inyo, nasanay na eh. Alam nyo, pag nasanay ka na, kung si Julia, sanay sa Baptist preaching, pumunta ka doon sa CCF, subukan mo lang, yung iba mararamdaman mo, ano ba ito mga to? Yung preacher doon, nambobola. Alam mo agad. Kasi hindi spirito ng Diyos yun. Hindi yung ibig spirito. So yan, so huwag ka magtitiwala doon, payabangan lang yan. Ang alam lang yan, okay, malakas sila kung malakas. Alam nyo ba kahit sa gera, hindi basta puro paramihan lang yan. Alam nyo ba yun? Yun sa aralin nyo. May mga time na kahit marami yung kalaban, malakas, natatalo. Bakit? Diskarte. At sa Bible kasi talagang ginabayan ng Diyos. Ganun po yan. So, di ko muna elaborate yun, pero at least natanim sa inyo yung iyan na lang pag-uwi nyo. When the Lord shall stretch out His hand, both he that helpeth shall fall, and he that is holpen. Ano yung holpen? Binanggit kay Mary din yan. Ang ibig sabihin lang po yan, yung he that helpeth, siya yung tumutulong. He that is holpen, siya yung tinulungan. At ang sino tinutukoy dito? Yung Egypt at siya Israel. Ang gagaling nyo, nagtulungan pa kayo, ha? Against me, against God. Masabi dyan, siyang tumutulong, tsaka yung tinutulungan, shall fall down, and they shall fail together. Magtulungan pa kayo. Pag hindi kayo akampi ng Diyos, talo rin kayo. Amen? Amen. Kaya yung mga ibang religion yun, nagtutulungan yan. Nagtulungan yung Baptist eh. Alam nyo ba yun? Pero ano lang, pailalim lang. Hindi nila sabihin, kalaban natin yung Baptist. Eh di nalaman na ng tao yung ano, tunay. Hindi nila sabihin yun. Pero pansinin niyo yung mga turo nila laging against sa Bible, pailalim. Okay? Sabi nila, yung mga may mga Baptist daw na katulong paggawa ng NIV. Eh, anong klaseng Baptist naman yun? I'm sure di yung maayos na Baptist. Sa tawag lang yun. Okay? So magtulong-tulungan pa kayo. Pag against kayo sa Diyos, bagsak din kayo bandang uli. For thus hath the Lord spoken unto me. Ito'y sinabi kay Isaiah. Ito medyo may talinaga. Like as the lion, kagaya ng lion, and the young lion roaring on his prey, when a multitude of shepherds is called forth against him, he will not be afraid of their voice, nor abase himself for the noise of them. So shall the Lord of hosts come down to fight for Mount Zion, and for the hill thereof. So, hindi ko maano dito kung sino yung bida dito, yung lion o yung shepherd. Pero, madalas syempre shepherd, di ba? So, ibig sabihin lang dito, hindi matatakot, inakatakot ba yung leon? Sino mas nakatakot, lion o tiger? Parehas lang. Pero ang tiger po talaga ang mamamatay tao. Okay? But anyway, tsaka mag-isa lang yan. Yung lion, kaya nakatakot yan, pagtutulungan ka niyan eh. Pero nakita ko na nun sa aking feed, sa Africa pala, hindi sila pinapatay eh. Siguro sanay na. Kasi maraming sa Africa ang mga nag-aano, di ba? Yung mga nakasakay lang sa van, safari. hindi sila inaano eh, pinapansin. Anyway, sabi natin talagang wild yan. Nakakatakot ba yung ganun pa. Naku. Eh sabi dito, dahil ang Diyos daw ang lalaban para sa kanila. Aba, matatakot ka ba? Dapat, hindi. So kaya ilang yung nag-usapan natin dito, soul winner ka. Oh, anong ginagawa nyo dyan? Parang isa nakakatakot yun, di ba? Pag naintindihan mo kung paano gumagana yung utak nila, natin, at ang Diyos, hindi nakakatakot yun, na-intimidate lang yun. Sila ang takot sa atin, maniwala kayo. Pag andun na tayo, naku, ito na lang itong mga to. Kahit anong isip nila, anong gamit natin gawin dito? Susungitan natin eh. Kaso maganda yung gagawin nila eh. Eh, takot po sa atin yan. Amen. So anyway, tuloy ko lang ito. As birds flying. So kanina, lion. Ngayon naman, birds. O sino magaling? Birds o lion? Depende sa lure. Depende sa lion. Depende sa birds. May mga matinding birds. Nakikita ko naman sa aking feed, yung falcon, tsaka yung ano, matindi pala yun eh. Eagle. Palibasa, hindi natin nakikita mo siya, pero kahit ano, tinitira niyan.
Yung mga ganyan, mabibilis pa niya, lalo yung falcon daw. Ang layo pala, kita ko, titira ko ng rabbit na malaki yan. Sisisirin yung... Ganun daw ang Diyos, idedepensahan ng Jerusalem. Ganyan, again, sa military, napaka-importante nung air support, di ba? Defending also, He will deliver it, and passing over, He will preserve it. So, pinapangako tayo ng Diyos. Pagkasama ka niya, may depensa ka. Again, parang yun nga, bird. Yung iba, nasa lupa lang, di ba? Pero kung may, alam mo, oh, isang tawag ko lang dito, paputokan mo nga yung coordinate na ganyan. Hindi namin kaya, may bunker. Roger, Roger, yung coordinates ganyan, paputokan nga ng isa. Boom! Oh, sige. So, hindi ka takot eh. So, ganun tayo dapat sa'yo. Ngayon, hindi mo talaga kaya, ganun. Itawag mo agad, panalangin. Eh, sinasolving ka, tigas ng ulo. Pwede mo iwan, o kaya panalangin ulit. Lalo mga malati sa buhay. Amen? Amen. Turn ye unto Him from whom the children of Israel is deeply revolted. Sa Tagalog, pumunta ka raw sa Kanya na ano, revolt. Kinaaway yun. Kinalaban, inaglaks ng Israel. Sino yon? Sino bang kinalaban ng Israel? Nag-revolt sila kay? Sino kinalaban ng Israel? Ang Diyos mismo. Eh sabi nito, dun tayong, kahit nakita na natin, kinalaban sila, kinalaman ang Diyos ng Israel, ng mga Hudyo, hindi lahat ha. Pero karamihan eh. Dapat nakita natin, lakas pala nito, pinangakuan dati sila, tinutulungan sila, ayaw nila. Again, hindi lahat. Dito tayo mag-turn. Kasi didepensahan nila tayo. Amen? So again, ha, dun yung idea ng hindi to bansa-bansa lang. Kung tiwala ka sa Diyos, regardless yung Israel ka, physically, wala yun. Okay, tuloy ko lang. For in that day, oh, pamilya na naman, in that day, hindi tinukoy ng year, hindi sinabing 70 years from now, sinasabi lang, mayroong araw na naman na shall, every man shall cast away his idols of silver and his idols of gold which your own hands have made unto you for a sin. So may panahon daw na kahit uso dati po yan talagang kanya-kanyang idol. Again, yung mga Katolik, nakita nyo naman kung paano, di ba? Sabihan mo yan, parang magmumuhang ewan dyan. Iha, ako ay matagal na kaming ganito, ganyan-ganyan. Ito na kami na pinanganak, yung mamatay, ang hirap. Ma'am, ay, lola, ganito po sabi ng Bible. Bible. Parang ang hirap. Pero darating yung panahon, hindi sinabi dito, pero yung tao daw na to, itatapon niya yan. So sabihin, andun yung hope. Amen? Amen. Kahit gano'n pa ka-idolatus yan, again, kaya nga, ano, mag-iit yung CCM. Diba? Yung tayo miniwi na ganyan eh. Ang hirap din, kasi alam niyo lahat ng benefits dun eh, pero hindi yung posible. Amen? Amen. Hindi yung posible, pakita mo sa iyo yung katotohanan. Pakita mo na, again, talaga lumakad ka sa kalooban ng Diyos. And then, pakita mo sa kanya, hindi pakita ng tao ha. Obviously, makikita sa iyo yun. Yung talagang sa Diyos ka. So, itatapon daw niya yun. So, good news yun. Kahit idolater yan, di agad reprobate yan. Amen? Amen? Amen! Eh, para basta yung mga Mormon. Mahirap po yan. Pero again, hindi mo alam. Yung sabi natin lang dito sa soul winning, sa pag-aakay, hindi mo nabibigay lahat sa kanila eh. Tulungan mo lang nga sila eh. Ilang hinihingi sa atin ng Panginoon. Sharing yung ano yan eh. Nasa response kasi ng tao yan. Hindi natin maipilit. Hindi rin tamang OA yung ating ano. Mahirap kung mahirap, may pag-asa yan. Last, ah, di ba? Ito na, ano daw mangyayari? Then shall the Assyrian fall with the sword. So bumalik siya sa mga medyo, I believe, itong in that day na yan, pwede yan sa future na depende-depende kung nasa isa tao, sa bansa. Sabihin lang niya, may pag-asa kahit mga idolater yan. Hindi niyo ko yung ilang years yan. Regardless naman. Sabi dyan, bumalik siya sa contemporary nila, itong Assyria po, yung panahon ni Isaiah, ito yung, again, imminent threat sa kanila. So, kung alam niyo yung history, yung Israel nga, talaga nasakop sila tuluyan.
Okay, yung sister ano nila, kingdom, alam niyo kwento. Dati 12 tribes, di ba? Nahiwalay si Judah, Benjamin, nasa baba. Ang unang nasakop, yung nasa taas, Israel. Assyria po yun, yung sumakop dun. Kaya sinasabi ng Israel dito, yes, ang lakas niyan, pero yan ay magagapi din. Matatalo yan. Shall fall with the sword. Kaya sinasabi dito, not of a mighty man. Kasi again, ang lakas na nila eh. Hindi mo kayo maintindihan para itong matatalo, parang kayo kahapon lang, kanina ba yun? Nanonood si Shana, si Gideon naman sa Superbook. Alam niyo ang kwento sa Gideon, di ba? Ang daming kalaban. Paano yan? Ilan sila? Ilan yung army ni Gideon? Ha? Bago, yung una. 32,000. Marami na rin kasi yung Assyrianda. Ay, hindi pala, Midianites pala siya. But anyway, yung kalaban nila, napakarami. Ano sabi ng Diyos? Ang dami nyo naman, bawasan mo yan. Yung mga takot, uwi! Yung nasa batas ni Moses yun, alam nyo yung batas ni Moses, di ba? Kasi yung pagtakot yan, madadama yung iba eh. Takot din ang laban nun. Parang nag-soul winning, ganun din eh, di ba? Yung iba na... Iba, hindi mo mag-soul winning, trucks lang ginagawa. May trucks lang. ganun eh, no? Kung nakita mo yung kasama mo, ganun, anong gagawin mo? Ganun ka rin. So nakakasira ka lalo pag takot ka. Matatakotin sa labanan. Amen? Amen. So kaya yun, kay Gideon muna tayo. So kaya sabi niya, pauwi mo na yan. May natira naman, kaso 10,000 na lang. Ang konti na natin, sabi ng Diyos, ang dami nyo naman. O sige. So ginamit yung stream, pinainom sila. At di na sinabi doon ano yung dahilan, basta yung ganito yung pag-inom, yung isama mo, yung ganyang pag-inom, pauwi mo na. Kahit matapang. So yung kwento dito, anong sabihin ng Diyos to? So kung alam niyo yung kwento, bilisan ko na lang. So may diskarte pala ang Diyos. Amen. Para tumapang din si Gideon, pinarinig kay Gideon. Natatakot kayo dyan, sila ang takot sa iyo. Kasi po, inaano na pala ng Diyos, may panaginip. Oh, natatalo din kayo. Kasama nila ang Diyos eh. Amen. Aniwala kayo ito mga ito. Takot po yan mga yan sa atin. Amen. So huwag tiwala na tayo, sis, huwag tayo mayabang naman ha. Amen. Yun, so ano nangyari? 300 na lang yung tao, may diskarte ang Diyos, bukod sa tumapang si Gideon. May specific silang ginawa, okay? Kung ano naalala niyo yung picture, tsaka yung ilaw, pinalibutan, and then, binasag, sabay-sabay, tarot! E di, natakot ngayon yung kalaban, nagpatayan sila. Posible pala yun? Paulit-ulit nga sa Bible at kahit sa history. Ganun po nangyayari. Pag ibang diskarte mo, nanggaling sa Diyos yung diskarte mo, wala yan, numbers na yan. Ubusin yan. Yan ang pangako ng Diyos, then shall the Assyrian fall with the sword. Sinabi na yan. Pero again, not with the mighty man, hindi dahil malakas lang ang tatalo sa kanila, and the sword, hindi rin daw sword. Not of a mean man. Ano yung mean man? Talagang tao nga lang. Shall devour him. Paano nga? But he shall flee from the sword, and his young men shall be discomfited. Pag sinabing discomfited, parang natalo. Ganun. So again, kung alam niyo yung kwento dito, dito mismo, panahon din na Isaiah at saka na Ezekiah, yun nga, si Assyria, nasakop na yung north, nasakop yun siyempre yung south, hindi natitigil yun dun eh. So tinakot nga si Ezekiah, o sige, ano, kainin nyo na yung sarili nyo pupo dyan. Inaasal na sila eh. Nagpray lang si Ezekiah and company, ano nangyari? Hindi nakarating yung kalaban, dun pala, nagkagulo na. Bandang uli, nag-uwian, pinatay siya ng anak niya. Paano nangyari yun? Sino kayang kayang gumawa ng ganun? Miracle yun eh. Ang Diyos, amen? He shall pass over to his stronghold for fear,
And his princes shall be afraid of the ensign. Ito yung gusto ko rin bigyan ng panahon, no? Ito na ensign. So, last week, sino yung parang ensign doon? Sino yung pinaka beacon? Nalala nyo? Sino yung beacon? Hindi si Kevin Bacon, ha? Sino yung beacon? Mga saved, di ba? Ang Diyos muna. Pero yung mga saved, mga anak ng Diyos at mga lingkod ng Diyos, matapat na, kayo din yun. Tayo yun. So, para nakikita tayo doon, nagniningning, parang Matthew 5. Okay? So, ensign, ganun din. Yung sabi ko, kanina, takot sila sa atin. Alam nila, bawat ano, alam mo yung Bible, alam mo, sagot mo, alam mo, pati iniisip nila. Parang di matatakot sa atin yun. Amen. Oh. Yun ang pangako dito. And then, say the Lord, whose fire is in Zion, in his furnace, in Jerusalem. So, alam niyo naman yung fire? Alam niyo yung furnace? Ayan, sa Tagalog, pugon. Horno. Ang Diyos daw ay mayroong fire. Pwede siyang magparusa. Amen? At nasa Jerusalem yun. So, again, kanina tayo dahil matakot sa Diyos ba o sa tao? E paano, Pastor? Kung nga, si Duterte, Pastor. Ngayon, balak na naman yung mga yan. Naglalaban na ngayon yung mga yan, eh. Ganyan yan, eh. Mga magkakampi si, ano, no? Si, talaga naman, eh, si Kibuloy. Mga Duterte, di ba? Napansin nyo ba? Wala kayong alam sa ganyan. Okay lang yun. Yung nagkakaalaman, eh. Sinabi yun, yeah, so, sino nga kami? Basta, ba't ikatakot kay, ano, kay Duterte, pinapapatay nga yung mga ano daw. Eh. Ano sabi sa Matthew 10? Sana makita ko. 10 ba yung bad? 10:25? Hindi. Soul. Yama. 10:28 okay. Plus 3 lang pala. Paibasa, ready, go. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body. So kaya takot po tayo minsan sa mga taong malakas kasi baka patayin tayo. May kaso ang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, papatayin ka. Hindi mo nagagawa yung kalooban ng Diyos kung takot ka. E paano kung di ka takot? Gawin mo lang kasi ang Diyos ang mas makapangyarihan sa lahat eh. Amen. E kung mapatay ka man, langit ka naman, di okay, nauna pa yung ano, nauna ka pa sa langit. Diba? So hindi ka talo, hindi ka takot dapat. Eh sila matakot kasi ang Diyos, kayang patayin yung katawan nila, pwede sila lagay sa impyerno, sila matakot. Kaya balik sa dito sa Isaiah 31, anong title natin? Trust in the Lord, not on mere numbers. Binanggit na po dito lahat ng pwede nating katakutan or may intimidate dahil malakas, marami, may kakaibang gamit. Ano pa? Yan, masasama. Ano pa? Mga horse. Magkita rin kayo mga kulto, gano'n. Malalaki yung lugar nila. Marami silang followers. Ang daming followers. Ikaw, Pastor, ilang followers mo? Bira. Ilan na nanonood ngayon? Nabawasan pa. Ito ko sa Diyos ka, sabi nga ni Pastor dito ng Sunday, di ba? Ah, nung isang Sunday. Alam ba yun? Nung isa pa. Ano rin ako, kasi alam niyo yung kalagayan natin. Amen? Amen. But kahit 10 lang yan, patuloy ka sa Panginoon. Amen. Yan, na-confirm tayo doon. Amen? Tama naman eh, kaysa madaming ampaw naman, punta-punta lang dyan dahil ano ba meron dyan. Mababaw, ayaw naman sa katotohanan. Konting ano lang, napagsabihan lang, ayaw na. Hindi tayo ganun eh. Hayaan natin ang Diyos na magdagdag.
Sabi dyan, wag tayo, magtiwala tayo sa Diyos. Sino sinabi sa Bible? Wala nang sinabi. Ilang hanap ko na yun eh. Pati ChatGPT, nanu ko na eh. Paano ba dumami ang member? Ginagandyan ko eh. Walang masabing verse, man. Wala talaga kasi. Kaya sabi sa Bible, wag tapat ka lang ang Diyos na nagdadagdag. Amen. Doon minsan ayaw ko nga, sabi ni Pastor din yun eh. Mabina gusto mo maraming member, yung hirap na nga ang konti pa lang. So magtapat ka lang, gawin mo yung dapat mong gawin. Yun na yun. Amen. The Lord will provide. Amen? So ngayon, ano yung lesson natin? Huwag kang magtiwala, huwag kang ma-intimidate sa dami. Sa dami, ano pa, sa yaman. Ang daming mayaman, isang ganyan lang. Wala na yung kayamanan. Yung mga gandang business. Anong business maganda ngayon? Sabi nila, portfolio. Portfolio dapat iba-iba. May investment ka sa food. Itindihan nyo ba yung investment? Wala kasi yung pera eh. Pareho tayo. Realty. Yan ang wala daw talo. Realty. Yung kasakit ka naman. Yung mga ganun. Dahil pera, may ipon dito, may ipon doon, nagkasakit. Basta mo kunin yun, papagamot ka, bebenta nyo yun. No? Ano nangyari sa'yo ngayon? Impyerno ka pa. Amen? Amen! Okay, sa Diyos tayo magtiwala kung ano sinabi niya. Amen? Amen. So let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. I pray na nakuha ng mensahe ngayon. Halino tuloy, hindi lang sa New Testament. Hindi namin sinasabi to dahil kami yung underdog ngayon, Panginoon. Hindi kami nagbibigay ng excuse na malinaw po dito. Kayo po yung nagbigay ng prinsipyo na yan. We don't trust in mere numbers. Dahil maganda po yan kung bigay nyo legitimate na blessing. But magtiwala lang kami sa inyo una. Nakita namin ang kamalian ng Israel dito. Magtiwala sila sa Egypt dahil sila yung malakas nung time na yon. May time na pinausahan sila, ano na sila ngayon. So nawa, nakita namin ang lesson dito, paulit-ulit na yan sa Bible, sa even sa history. May kumikilos na hindi nalalaman ng ibang tao. Kami po, Lord, ni-reveal niyo ang sarili sa inyong salita. Nawa, kami po magitiwala sa inyo. Hanapin namin lagi kayo, hinapin namin yung katuwiran. Magtiwala kami sa inyo, Lord, kung anong ba gusto namin, success. Define din namin success according to your word. At hindi kung ano yung sinabi ng ibang tao. Kailangan po, Lord, kayo magpala, Lord, sa bawat isa. Especially, magtitiwala sa inyo, mga bago, mga matagal na rin, Panginoon. Bigyan niyo kaming kapahingahan, kalakasan din. Dahil nagilingkod kami hanggat kayo bumalik. Lalaanin niyo po, Lord, sino pasto dito ang kondisyon nila. Kayo po magpala din. Salamat na sila po yung napunta dito. Bigyan encouragement sa kapatiran dito, Pastor June. I pray ang kalusugan ng Pastor Lito, Lord, kayo mga nakakaalam. Masustay pa mag-sustain dito naman sa amin, sa 7 years namin, Panginoon. Again, magitiwala lang sa inyo, gawin ng kalooban nyo. Ibang bagay, Panginoon, pag dumating sa aming buhay ito, Lord, na may kalaban, or actually, nag-offer ng help, or parang kami, Lord, parang kailangan namin ng tulong, pag malaman naman namin na pagkalaban nyo yan, hindi kami matempt, hindi kami humingi ng tulong dyan, matuloy lang kami sa inyong kalooban, at umasa pa ngayon ng pagkapala at ng paggabay, at again, kung ano yung kailangan namin, ibigay nyo po, Lord. So, ilang po, Lord, may salamat sa aming bilang, Panginoon, ingatan yung pabati sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.